Sir, may message tayo. Kari! Sir! Magpapatrol tayo? Tawagin mo yung mga bata. Men! Fall in! Double time! Ready lahat yan, sir. May ceasefire sa buong Mindanao. Kailangan tayo mag-conduct ng peace talk sa mga rebelde. Hindi yata tama yun. Walang mangyayari dyan. Mahirap yan, sir. Hindi natin dapat pagkatiwalaan yung mga Muslim na yan. Mga traitor yan eh. Ayun. Tsaka isa pa, siguradong babakbakan tayo ng walang kalaban-laban. Wala tayong magagawa. Galing sa itaas yan. Sundalo lang tayo. Hindi gagawin ng mga kapatid nating Muslim yan. Ang mga Muslim ay mga mandirigma. At ang isang magiting na mandirigma ay may isang salita. Lalong-lalo na mga Muslim. Magandang araw po. Salamat, Aiko. Tiniente ko po. Tiniente. Maganda nga po, no? Sana'y ito na ang daan tungo sa kapayapaan. At wakas ng digmaan dito sa Mindanao. Papalapit na si Commander Malik. Remove magazine, open bolt. Sir? Move! Men, release magazine! Open bolt! Ayun na si Manny. Ano mga buddy? Kamusta na kayo? Magandang araw sa iyo, Tiniente. Ganon din sa iyo, Commander. Mabuti naman at nakarating kayo sa lugar na ito na maluwalhati. Commander, nais kong ipaalam sa iyo na makabubuti siguro magkaisa tayo tungo sa kapayapaan. Ayaw din namin na laban ang ito. Labag din sa kalooban namin na makita ang kapwa Pilipino nagpapatayan. Katulad ninyo, naghahangad din kami ng kapayapaan. Pero kayo, at ang mga Kristiyano, ang dahilan ng kaguluhan dito sa Mindanao. Ang Mindanao ay para sa mga Muslim, Muslim, at kayo, alam niyong lahat na marami ng dayuhan ang nagtangka na sakupin ang bayang ito, pero hindi sila nagtagumpay. Ngayon, nakalulungkot na isipin, kapwa Pilipino pa nagiging kalaban namin mga Muslim. Bakit? Dahil kinakamkam ninyong mga Kristiyano ang lupaing ito. At yan ang aming pinaglalaban. Ang maibalik ang bawat lupang kinamkam ng mga Kristiyano sa mga Muslim. Kayo, ikaw, Tiniente, ano ang inyong pinaglalaban? Wala kayong dahilan para tugisin kami para mga hayop sa aming mga sariling lupa. Wala kayong dahilan para patayin kami. Samantalang kami, ano? Nasa amin ang lahat ng dahilan para pagpapatayin kayo! Mga sundalo kami. At meron kami mga utos na sinusunod. May plano ang gobyerno para sa kaunlad ng Mindanao. Para sa kaunlaran ng bawat Pilipino. Oo! May plano ang gobyerno. Pero hindi para sa lahat. Hindi para sa aming mga Muslim. Kundi para sa iilan lamang mayayamang politikong gusto maghari dito sa buong Mindanao. Mga politikong sakim!
Tingnan mo, Tiniente, kung sino nagmamayari ng malalaking lupain dito. Malalaking rancho dito. Mga umaabuso ng punong kahoy. Hindi ba kayo mga Kristiyano? At ang kapatagan, pinamumugaran ng mga Kristiyano. At kami mga Muslim, nasa kabuntukan. Ultimong kaning isusubo na lang namin ay inaagaw pa ng gutom at hayok ng mga Kristiyanong politiko. Buddy, hindi ito personal ang labanan ng mga Kristiyano at mga Muslim. Ito'y labanan ng mga prinsipyo. At kayong mga sundalo, hanggat nagpapagamit kayo sa nakatata sa inyo, sa mga taong may katungkulan sa politika, marami pang walang malay at walang kinalaman ang malalagas. Tiniente, kaya kami bumaba at nakilahok sa usapang pangkapayapaang ito ay upang maparating namin sa gobyerno kung anong dahilan kung bakit kami nakikipagdigmaan sa inyo. Makakaasa ka, Commander. Magandang araw sa iyo, Tiniente. Buddy, tandaan mo, manos na tayo. Sinagip mo ang buhay ng pamangking ko, tinabla ko ang buhay mo. Pero sa susunod, kung magkakaroon man uli ng digmaan at mag-cross ang ating landas, magkalaban pa rin tayo. Buti naman napadalaw kayo. Hindi ko nga maintindihan eh. Alam mo kasi ang alam ko ay natutulog lang ako. Itong mga paang to eh, para bang pinilit akong ilakad pupunta sa'yo. Nung idilat kong aking mga matay, nasa harap na kita. Para bang sinasabing para tayo sa isa't isa. Kayo talaga mga sundalo. Eh sa bawat destino nyo, may asawa kayo eh. Pinakalimutan ko. Napakasakit mo magsalita. Wala akong asawa. Yan ang may asawa. Sabihin mo, soldier! O yan, kapitano. Ngayon alam mo na, isang tanong, isang sagot. May boyfriend ka, wala? Meron na, buddy. Anong meron? Kaya umalis ka na. Eh, bakit tayo nandito dito? Anong ginagawa natin dito? Eh, ikaw lang naman na may ginagawa dyan eh. Ako lang ginagawa dito. Wala tayong ginagawa rito. Ibahag nyo na yung mga puntot nyo at umalis na kayo dito. Move! Move! Sir. Paano yung mga gamit namin? God damn it, move! I shall return. Ang Luzon, Visayas, Mindanao. Alam mo, Linda, dito sa Basilan, walang pwede manligaw sa'yo kundi ako lang. Dahil sa akin ka magpapakasal. Mukha mong asawahin mo. Ah! Ah! Parang kakalaw! Dadan! Dadan! O ngayon, kayo naman ang magbahag ng buntot. Umalis na kayo dito. Paano itong mga... God damn it! Double time! Now! March time! March! Ano? Takbo! Takbo! Pasalamat sila sa'yo. Kundi dahil sa'yo, pinutukan ko yung mga yon. Pero hindi ka tatamaan. Okay lang yon. Eh talaga namang mayayabang ang mga yun eh. Alam mo yung nakalimutan kong banggitin sa'yo yan. Binili sa akin ng nanay ko na pag ako inape, kailangan gantihan ko, babalikan ko! Naku, mukhang mainit ata ang ulo mo. Gusto mo ng soft drink? Naku, hindi. Naku, alam mo, makita ko lang yung magagandang mata. Ang iyong magandang mukha. Eh, lumalamig. Hawakan mo! Bakit di tayo lumabas? At magsaya tayo. Ang gulo mo naman eh! Ano ko? Tingnan mo yun. Eh, ang daming jeep.
At nakalimutan ko ni sabihin sa'yo, sabi rin ng nanay, pag marami ang kalaban, hindi masama ang umatras.